Nagkasunog sa isang residential area sa Bilibid Viejo Street sa Quiapo, Maynila. Itinaas sa unang alarma ang sunog kaninang bago mag-alas 8 ng gabi. Naapula naman ang apoy makalipas ang halos isang oras. Ilang matataas na opisyal ng Bureau of Customs at Department of Agriculture ang sangkot umano sa agricultural smuggling batay sa inalabas na report ng Senate Committee of the Whole. Ang mga nasa listahan, isinumiti na raw ni Senate President Tito Soto kay President-elect Bongbong Marcos. Itinanggi naman ng mga opisyal at iba pang pinangalanan sa report ang mga alegasyon. May report si Mav Gonzalez. Matapos ang ilang buwang imbestigasyon ng Senate Committee of the Whole, nirelease ng Senado ang report ng komite na naglilista ng 22 pangalan na hinihinalang protektor at smuggler ng mga produktong agrikultura, kabilang ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno, kasama ang mismong hepe ng Bureau of Customs na si Ray Leonardo Guerrero, Department of Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan, Customs Deputy Commissioner for Intelligence Group Raniel Ramiro, Customs Deputy Commissioner Vener Bakiran ng Customs Revenue Collection Monitoring Group, Director Jeffrey Tasho ng Customs Intelligence and Investigation Service at Attorney Yasser Abbas ng Customs Import and Assessment. Nasa listahan din sina Bureau of Plant Industry Director George Colaste, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Eduardo Gongona at Laarni Rojas ng Plant Quarantine Services Division ng Bureau of Plant Industry. Hindi idinetalya sa report kung ano ang kanilang partisipasyon sa umani smuggling. Kabilang din sa listahan ang isang Toby Chanco, isang Mayor Jun Jamante at isang Jerry Teves. Kasama rin sa listahan ang 10 iba pang individual. Sabi naman ni Agriculture Secretary William Dar, bigyan ng pagkakataon ang mga pinangalan ng opisyal na harapin ang mga nag-aakusa sa kanila at magpakita ng kani-kanilang ebidensya. Nakausap naman ng GMA News sa telepono si Agriculture USEC Ariel Cayanan at itinanggi rin niya ang paratang na dawit umano siya sa smuggling. Humingi naman ng mas malalim na investigasyon si B4 Director Eduardo Gongona kasabay ng pagtanggi sa akusasyon. Itinanggi rin ni Bureau of Plant Industry Director George Colaste na sangkot siya sa smuggling. Dating kwenestyon sa pagdinig ng Senado ang pagpaparelease niya ng shipment ng gulay na hindi pumasa sa temperature requirement. Paliwanag ni Colaste, nagpasa ng mga dokumento ang naturang kooperatiba na nagpapatunay na tama ang kondisyon ng kargamento nila. Hindi na nga kami nagkikita ng mga importer na maghihingi pa. Bakit sila magbibigay sa akin ng tara-tara na ni, online ko na ina-approve yung kanina. Online sila nag-apply ng SPSIC. Ever since na in-assign po ako dito sa BPI, wala po akong kahit even a single centavo na hiningi dito sa mga importer. Giit naman ni Navota City Mayor Toby Chanco, nakapaghain sila ng 2 kaso laban sa agricultural smugglers. Kaya naniniwala si Chanco na idinadawit lang ang kanyang pangalan para bawian siya. Navotas ang pinakamasigasi sa paglaban sa illegal smuggling. Sigurado ko, pati doon sa pagdawit sa pangalan ko, bawi nila ito. Kasi ito yung humuhuli sa atin eh. Siraan natin itong humuhuli sa atin. Kinukuha na namin ng pahayag ang mga personalidad na binanggit sa listahan. Nauna nang sinabi ni Soto na ibinigay na niya ang listahan kay President-elect Bongbong Marcos at inaasahan daw niyang lilinisin ni Marcos ang DA pag umupo na siya bilang kalihim nito. Sinabi ko sa kanya kung anong resulta ng mga investigasyon namin at saka kung ano nangyayari doon. At saka, you know, to be very blunt about it, sabi ko, huwag kang magtira doon sa ulo. Lahat. Kung maaari. From the secretary down to the ASIC and the USEC. Base sa investigasyon ng komite, nakakalusot daw ang smuggled products dahil kulang at hindi pa rin fully digitalized ang inspeksyon sa customs sa mga pantalan. Pinirmahan ng 17 senador ang committee report. Mav Gonzalez, GMA News. Tatlong araw bago ang inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos sa National Museum, tuloy-tuloy ang paghahanda ng mga otoridad. Mula seguridad hanggang sa pagsasara ng ilang kalsada. Para sa detalye, may live report si Katrina Son. Katrina?
June, nandito nga ako ngayon sa isa sa mga checkpoint nga na inilatag dito nga sa Quezon City bilang paghahanda sa nalalapit na inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos sa Webes na nga yan. Ano? At June, dito yung mga otoridad, kung nakikita nyo sa aking likuran, ay tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa na pag-check sa mga nagdaraan dito ng mga motorista. Tinitingnan daw nila yung lisensya maging ORCR ng mga nagdaraan dito. At kapag okay naman daw lahat, ay agad din naman nilang pinapaalis ang mga ito. 34 na checkpoints sa border control points papasok sa Metro Manila ang inilatag para sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Maglalagay rin ng checkpoints sa iba't ibang lugar sa loob ng Metro Manila. Kasabay ng pagtatayo ng checkpoints, ang pagsuspinde ng NCRPO ng Permit to Carry Firearms Outside Residence mula June 27 hanggang July 2, 2022 ng hating gabi. Preparation na rin po natin yan, ma'am, upang satiyak po natin na talagang wala pong mangyaring insidente at isa na rin po yan para maprotektahan po natin yung ating President-elect sa kanyang inaugurasyon at pati na rin po yung mga taong dadalo. Doble raw ang ginagawa nilang pag-iingat bagaman wala silang namomonitor na banta sa seguridad. Dapat hindi po tayo mangampante, dapat yung highest na level ng security, yan pa rin pong ating ipatupad upang maging successful po yung ating gagawin inaugurasyon. Mula naman kahapon, sarado na ang Padre Burgos Avenue, Finance Road, bahagi ng Maria Orosa mula Calao hanggang Burgos at General Luna Street mula P. Burgos hanggang Moralia. Patuloy rin ang pagsiset-up ng main stage sa harap ng National Museum. Gayun din ang rehearsal ng pass and review ng mga tauhan ng AFP at ng PNP Academy. Nagpatrolya na rin kanina ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Manila Bay. Mahigpit ang seguridad lalo't ilang bigating personalidad ang sasaksi sa inaugurasyon. Kasama ng ipapadalang delegasyon ni US President Joe Biden. Napangungunahan ni Second Gentleman Douglas M. Hoff ang asawa ni US Vice President Kamala Harris. Ayon naman sa PNP, hindi na kailangang humingi ng permit para mag-rally sa Plaza Miranda, Plaza Dilao at Liwasang Bonifacio. Nakiusap din ang PNP sa mga lokal na pamahalaan na malapit sa Maynila na magdeklara na rin ng holiday. June, binigyang diin din ng PNP na tanging mga miyembro nila, AFP at iba pang law enforcement agencies na nagpapatupad ng kanilang duties in prescribed uniforms ang tanging papayagan na magdala ng firearms. June? Maraming salamat, Katrina Son. Pinaghahanap na ng Pasay Police ang mga sangkot sa pangunguyog sa dalawang MMDA enforcers sa Pasay. Yan ay habang nagsasagawa sila ng clearing operation laban sa mga kariton at e-trike na bawal sa EDSA. Pero pinipilit bawiin ng grupo ng kalalakihan ang isang nahatak na e-trike mula sa truck ng MMDA. Nang pigilan sila, pumalag ang grupo at doon nangyari ang gulo. Nagpa-blotter na rin sa pulisya ang mga biktima. Ang insidente tinawag na anarchy ni MMDA Task Force Special Operations Head Bong Nebriha. Sinabi naman ni MMDA Chairman Romando Artes na magsasampa sila ng kaso laban sa mga nambugbog sa mga enforcer. Lalo rin daw tututukan ng MMDA ang clearing operations nila laban sa mga illegal vendor sa Baclaran Taft. Matatagbo ako. Sa totoo lang. Pero nagtaka ako sa ngayon. So mamaalob ko sa kanila. Ngayong huling linggo ng Hunyo, may taas presyo na naman sa produktong petrolyo bukas. Piso at 65 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel. 50 sentimo naman ang presyo ng kada litro ng gasolina at 10 sentimo sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, nangangalahati pa lang ang taon, umabot na sa 44 pesos and 25 centavos ang itinaas ng kada litro ng diesel. 29 pesos and 50 centavos naman sa gasolina at 39 pesos and 65 centavos sa kerosene. Isang patay matapos tumaob ang isang truck na may dalang beer sa Olongapo City. Ayon sa pulisya, nagdire-diretso sa pababang zigzag ng Old Cabalan, Nara Lane ang truck at saka tumama sa pader ng isang bahay. May nadamay din na dalawang motor. Nasawi ang driver habang sugatan ang kanyang pahinante. Sa pagtaob ng truck, hindi naman maawat ang mga residente ang pinagkukuha ang mga tumapong bote ng beer sa kalsada. Nakipag-ugnayan na ang pulisya sa kumpanyang may-ari ng truck. Ginunita sa iba't ibang bansa ang Pride Month.
kabilang na riyan ang Pilipinas. Unahin natin sa New York City sa Amerika, kung saan enjoy sa panonood at pakikilahok sa parada ang ilan nating kababayang Pilipino roon. Masaya raw ang mga Filipino community na nagsisimula ng bumalik sa normal ang kanilang pamumuhay mula ng magka-pandemya. May berasyon din ng Pride Parade sa Mandaue City, Cebu. Doon nagpasiklaban sa nagagandahang ang mga costume at float ng mga lumahok sa pagtitipon. Kasabay ng Pride Month celebration, isang magsing-irog ang nagpalitan ng I do sa Dalaguete, Cebu. Pero bago pa man ang big day, pinusuan na sa social media ang prenup photoshoot ni na Rhea Cresti at Jerome Batuhan Abidejos. Imbis kasi na mga bridesmaid ang mga kaibigan nilang miyembro ng LGBTQIA+ community ang nagsilbi nilang abay. Sa panayam ng GMA Regional TV Balitang Bisdak kay Rhea Cresti, sinabi niyang 10 taon na raw ang kanilang pagkakaibigan at dahil Pride Month naman, gusto nilang isama sila sa kanilang special pre-wedding photos. Habang sa actual wedding, mga babaeng bridesmaids ang kanyang kasama. Buling tinangka ng Chinese Coast Guard na harangin ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sakay na mga barko ang mga pagkain at iba pang supply para sa mga nakaistasyon sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Gayon din ang mga kapalitan ng mga sundalong ilang buwan nang naka-duty doon. Ayon sa AFP Western Command, binuntutan at niradyohan ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Sinabihan daw itong papayagan makapasok ang mga Pilipino basta wala itong dalang materyales para sa anumang construction. Nobyembre nung nakarang taon, hinarang at ginamitan pa ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang resupply ships ng Pilipinas. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag ang Chinese Embassy rito. Trending topic sa Twitter ang crash landing on new stars na sina Son Ye-jin at Yoon Bin. Yan ay matapos nilang i-anunsyo na nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Si Ye-jin ang nag-post ng good news sa Instagram. Aniya, nakakaramdam na siya ng ilang pagbabago sa kanyang katawan. Nangako silang puprotektahan ng bagong buhay na ibinigay sa kanila. Nagpasalamat din sila sa mga pagbati at suporta mula sa fans. March this year nang ikasal ang Binjin couple. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat inyong malaman. Babaeng nagsisimba sa Metropolitan Cathedral sa Naga City na salisihan. Abangan sa saksi, susunod na. Ako po si Jun Veneracion. At ako si Leigh Alves. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.